sabi ng mga Protestante, hindi na dapat ipagdasal ang mga patay. Totoo ba na hindi na dapat ipagdasal pa ang mga patay? Sa Biblia, wala bang mababasa na ipinapanalangin ang mga patay? Sa video na ito ay ating sasagutin ang mga tanong na iyan mula sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Ito ay bibigyan natin ng paglilinaw. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Malinaw na binabanggit dito ang panalangin para sa mga namatay na, at iyan ay ginagawa na ng mga Hudyo tulad ni Makabiyo na ipinagdasal niya ang kanyang mga kasamahan na namatay. At mismong si Apostol San Pablo, isang alagad ng Diyos at apostol ni Jesus, ay ipinagdarasal niya sa Diyos ang namatay niyang kaibigan na si Onesiphorus. May the Lord grant mercy to the family of Onesiphorus because he often gave me new heart and was not ashamed of my chains. But when he came to Rome, he promptly searched for me and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you know very well the services he rendered in Ephesus. Kung mapapansin natin, sinasabi dito sa konteksto, on that day, ang sinabing ito ni Pablo ay malinaw na isang phrase para sa eschatological connotation para sa last days. Ibig sabihin na si Apostol San Pablo ay humihingi ng awa o God's mercy para sa kanyang kaibigan na si Onesiphorus sa harap ng trono sa araw ng paghukom o judgment day. Si Kristo mismo ay kanyang ipinagdarasal sa Diyos Ama ang namatay na si Lazaro. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat tinirinig mo ako, at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Kung ipinagdarasal ni Jesus sa Diyos Ama si Lazaro na patay na, ano pa kaya tayo? Ganyan din ang ginagawa nating mga Katoliko na ipinagdarasal ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Mismong si Apostol San Pedro rin ay ipinagdarasal niya sa Diyos ang namatay niyang disipulo na si Tabita. Sa Hopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Narito pa ang sinabi ni Apostol San Pablo, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving should be offered for everyone. Sa Tagalog, ganito ang sabi, Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sinabi dito, panalangin hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa iba. At ang panalangin ito para sa iba ay isang kagandang loob o generosity na hindi lang para sa ating mga buhay, kundi nag-i-extend o kasama nito ang mga namatay na. Sinabi sa Sirak, Let your generosity extend to all the living. Do not withhold it even from the dead. Kaya kung magtatanong ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, huwag tayong mag-focus lamang sa word for word, kundi ating intindihin ang konteksto nito. At sa Biblia, makikita natin na napakaraming verse ang nagpapatunay na hindi mali na ipagdarasal ang mga patay. Ang pag-alala natin sa kanila, pagpunta sa kanilang puntod,
at ipagdarasal sila, lahat ng iyan ay napaka-biblical. Lastly, kung ang mga karakter sa Old Testament at sa New Testament nagdarasal sa Diyos para sa patay, itinuro rin ni Apostol San Pablo na panatilihin o ipagpapatuloy ang kanilang mga gawain o mga katuruan na mula sa kanila, tulad ng pagdarasal para sa patay na ipasa o ipagpatuloy bilang tradisyon. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. Kaya noong namatay ang mga apostol, ang mga gawaing ito historically ay ginagawa na din ng sumunod na second, third generation early Christians at ipinapasa-pasa o ipinagpatuloy hanggang sa dumating sa ating kasalukuyang henerasyon ng simbahan bilang isang tradisyon. Ito ang dahilan kung bakit dalawa ang basihan ng Iglesia Katolika sa ating pananampalataya, Biblia plus tradisyon. While ang mga Protestante ay Biblia lamang, tinanggal nila ang tradisyon na binabanggit sa Biblia. Huwag nating kalimutan na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay katotohanan, pero hindi lahat ng katotohanan ay nakasulat sa Biblia. Tapos sila pa ang mahilig manuligsa o manira na wala daw sa Biblia ang ginagawa nating mga Katoliko. In fact, napakalinaw na mismong makikita sa Biblia na hindi lamang banal na kasulatan ang basihan sa ating pananampalataya, kundi pati na rin ang tradisyon na itinuro ng mga apostol. Sa totoo lang, sila dapat ang ating tatanungin, bakit ninyo tinatanggal ang tradisyon?